Paano po ba mapigil yung feeling na malungkot ka at parang gusto mo nang magpakamatay? Ay, Grabe oo. yung... Napaka oo. Napaka lungkot no nung ganyang pakiramdam. Pero una sa lahat, kung may ganun ng pakiramdam, importante na humingi tayo ng tulong, no? Kasi kung ang pakiramdam mo na gusto mo nang saktan yung sarili mo, yan yung sinasabi nating red flag signs eh, na nagdetermine kung sino yung kailangan lang may makausap o kaya sino naman yung kailangan talaga ng professional help na. So kapag ganito, yung meron ka ng self-harming thoughts o kaya parang ang iniisip mo gusto man nang mawala sa mundo, mas maganda may makausap ka na yung mas nakakaalam no tungkol dito, mga mental health professionals. Mamaya sasabihin natin yung mga numbers no, na pwede mong matawagan. At si Miss Jing ay meron din yan. Parang sa Facebook account din, no? Ni Miss Jing, meron din siyang mga ano doon, mga numbers na pwedeng ma-share. Yung ticklish din dito. Maraming tao sa ngayon, no, dahil sa pandemic, ay nagkakaroon talaga ng anxiety, ng depression. Pero hindi ibig sabihin naman din, lahat ng tao na ito, kailangan professional help kaagad. So napaka-importante na ma-develop natin yung pinapakita natin kanina sa slides, yung resilience, no, yung optimism. So siguro ang isang maipapayo ko no doon sa yung pagganito yung pakiramdam natin, tatlong bagay no. Una sa lahat, isipin natin na itong mga bagay na dumadating sa buhay natin, hindi siya magtatagal. Kumbaga, hindi siya permanente. Nasabi rin to kanina ni Maxine, no, yung parang lumilipas to eh. Merong mga good days, meron ding mga bad days. Ganon din yung feelings natin, yung pakiramdam natin, emotions natin, they come and go. So, sasabayan lang natin siya, no? Walang permanente. Pangalawa, yung wag nating iisipin na halimbawa may nangyari sa atin ngayon, parang lahat ng aspeto ng buhay natin affected na. Nasabi ni kanina rin, example din ni Maxine, parang sinasabi ng buhay sa kanya, wag ka nang in love, tama ba? Parang wag ka nang, kasi hindi yan para sa'yo. Pervasiveness ang tawag doon. Pero anong ginawa niya? Nilabanan niya, hindi ba? Hindi. Itong aspeto na to ng buhay ko, yun lang yung part na yun eh. Pero pwede ako magmahal uli, hindi ba? Hindi siya yung yun at yun yung mangyayari. At pangatlo, yung personalization. Merong mga tao kasi nag-iisip sa kapag may nangyaring masama, bakit ba ako na lang ang pinaparusahan? Ba't ako na lang yung laging ganito? Bakit yung iba? Maswerte naman sila, hindi ba? Hindi natin dapat iniisip yun. Isipin natin, nangyayari sa'yo yan, pero nangyayari din yan sa iba. May positive na nangyari sa'yo, meron ding positive na nangyayari sa iba. So, lahat tayo, dinadaanan natin to. At bilang tao, madadaanan talaga natin lahat ito. So, yung personalization, pervasiveness, permanence, lahat ito, dapat isipin natin na ang mga bagay na nangyayari sa atin, dumadaan, malalampasan. So, yun. At napaka-importante kung ikaw nalulungkot, yung connectedness or yung connection mo sa mga mahal mo sa buhay, no, sa mga kaibigan mo, meron at merong isang tao, at least one person out there who's willing to listen to you. And you just have to reach out to them. Minsan naghihintay lang eh yung mga tao na mag-open up ka. Kasi nakakahiya, di ba? Tayo mga Pilipino, baka i-reject niya ako pag nag-offer ako ng tulong. Nahihiya sila mag-offer ng tulong. Pero kung ikaw mismo yung mag-open up, naniniwala ako mabubuting tao tayo eh, lalo tayo mga Pinoy, we're always, you know, willing to listen. So yun yung ano, hanapin mo yung tao na yon na pwedeng makinig sa iyo at pwede mong pag-sharean, yun talagang tina-trust mo yan. So yun yung mga tips no na pwede kong ma-share.